Hello mga kaibigan, magandang araw sa inyong lahat. Alam niyo kung bakit nandito tayo? Dahil kukuha tayo ng buhangin kasi wala tayong lupa dito eh. So buhangin lang ating gagamitin kasi nandito yung ating kaibigan na isa na nagpapalit ng buhangin para sa tennis court. So kukuha tayo kahit ilang baldi lang para magamit natin sa ating halaman doon, sa ating mga pananim. Kasi nakita nyo naman, ipakita ko sa inyo kung bakit ako dito kukuha ng buhangin, eh buhangin lang yan. Pero makita nyo ang pananim na ito, yan lang ang lupa niya. So kung gaano siya kataba, yun. So kuha lang tayo ng isang balde. Yun, dito tayo papasok. Open sesame. O yan, open na sesame. So maganda to dito sa loob. Makita nyo. Yan. Ayun. Yun. Yan mga kaibigan, ang aking si brother yun, doktor yun, isa yung nagdadala ng tinis. Tinis. Papalo ng bula. Yun. So yan ang aking kaibigan na si Albert. Yan siya ang nagmintin dito ng ating tennis court. So ngayon, so yan, pinapala niya para palitan ng bago. So yan ang pinapala niya, hihingin natin pero nandoon lang sa kabila. Yun. So para sa YouTube ko. Ito, tingnan mo yung yung blue turnet namin. Yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi siya lupa, buhangin lang, pero mas mataba pa siya kaysa lupa. Yun. Yun. Yati, plugin na dekara doon. Yan mga kaibigan. So, ngayon, hihingi tayo. Tapos, si Brother Lando, nag-offer din natin ng pasi. Anong tawag ng pasi sa Tagalog? Pasi ng palay. Yun. So, bibigyan tayo kasi nakita niya na magtatanim tayo ngayon ng halaman o bulaklak doon sa ating kapal. Alam niyo na, toilet bowl. So, kuha na tayo. Alam niyo mga kaibigan kung bakit sinasabi ko na mataba ang buhangin dito kasi itong buhangin dito ay may lumot na. Yan, tingnan niyo. Oh, yan. Ito. Describe niya, John. Ito ang pinaka mataba na lupa. Yan oh. Kasi kaya ito kasi may lumot na siya. Oh. Yan sa ito, Tagal. Ah. Ilang taon na to, Sir Albert? Mga 20 years na ito. Oh, yan. 20 years. 20 so, years yeah. Ito. 20 years yan na ito. Nandito. So ganyan siya kataba. Yun, maganda sa ating pananim. Kasi swerte kayo nandun sa bukid dahil marami kayong lupa. So makakapili kayo ng pero matabang sa bukid, lupa. Sa bukid din kinuha namin itong lupa na ito. Oh, pero hindi man to lupa eh kasi buhangin to. Buhangin ito. So sa bukid lang papel. Oh! Yun. Buhangin so, ito galing sa pinakabukid sa Talamban. Oh, sa Talamban yun. Eh sa Talamban sa itaas lang. Oh, nandito na si brother. So kukunin natin yung ang kanya ibibigay yung tipasi ng palay. Pasi ng palay. So ano bang tawag niyang pasi yan? Sa Tagalog, hindi ko alam. Kayo nang bahala kung ano ang itinuan niyo. Makikita niyo mamaya. So unahin mo natin yun kasi importante yun. Oh. Okay, nandito na si Brother Lando na magbibigay sa atin ng pasi ng palay. So isang balde lang. Ito, maliit lang ito. Ikaw na itang tayo na. Okay. Ikaw na sinabalik ha. Okay bro. Oh, salamat bro. So ngayon, buksan na natin ang mahiwagang sako. Oh, ito na mga kaibigan. So tingnan nyo ang mahiwagang sako sa para sa ating pananim. So ngayon, buksan natin kung anong laman para malaman nyo kung anong ibig sabihin ng pasi. Pasi sa Bisaya kasi hindi ko rin alam sa Tagalog. So pasi sa Bisaya, tipasi sa Bisaya sa inyo. Ito, sa pala ito ha. Yon. Nandito na 'yan. Ito ang kailangan din natin sa para sa ating mga halaman.
kasi pampataba to eh. So ngayon, kukuha lang tayo ng isang balde pero parang maliit ata tong kanyang sako eh, mahiwagang sako. So, yun. So thank you, bro. Sa yung palay na pase. Pase ba tong tawag to? Iwan ko saan to niya, saan to niya ilalagay kasi wala naman siyang halaman doon sa kuan kanilang bahay. Mayroon man pero konti lang yun. Ayan mga kaibigan, so isang balde, so masyadong magaan, hindi mabigat. So yun, so i-mix natin doon o ilagay natin sa itaas. Balik na tayo, so ibang balde na atin nadala kasi. Alam nyo kung bakit mga kaibigan na ating lagyan ng ganito buhangin pero mataba naman to, kasi sa ating toilet bowl kailangan natin, kung mayroon kayo dyan na pinong bato, yun ang iuna nyong ilagay, dahil ganito yan, yan may tubig siya, so may pundos yang tubig, lalo lalo na ito yan, may lalo may pundos yang tubig, so kailangan nyo na unahan ninyo ng buhangin o di kaya pinong bato para hanggang dito bago ang lupa na ilalagay nyo para hindi siya mabubulok yung halaman nyo. So yan ang gagawin nyo. So sa akin, wala naman tayong pinong bato, ito lang ang buhangin pero mataba naman to siyang buhangin, so ito ang ating ilalagay una bago itong pasi ng palay. So pasi to sa Bisaya, iwan ko sa Tagalog kung anong pangalan sa inyo. So ito na. Tapos na ang ating ginagawa. Yan. So, alam nyo kung bakit ito ang aking nilagay sa gitna, kasi ito lalaki ito. So, pong mga ganun. Ganyan. Lalaki yan. Tapos ito, hanggang dito lang. Hanggang dito lang. Ito. Hanggang dyan lang. So, ito, mas malaki ito. So, haba to hanggang sa mga 5 feet ata to. Mga 5 feet. Yan, diyan ko siya nilagay sa gitna.
atin mga kaibigan. Pwede rin dyan sa itaas yan sa tangke niya kasi bababa namang tubig dun sa toilet bowl. Pero sa ngayon, hindi pa pwede kasi nandyan pa sa itaas ang kanyang mga ugat. So wala pa nakaabot doon sa ilalim. So diligan natin kung dumating na ang tatlong buwan o apat na buwan. So nakababa na yung mga ugat niya. So pwede nyo doon na lang sa itaas nyo diligan. Eh mga kaibigan, hugasan natin ang toilet bowl para malinis siya. Ayan mga kaibigan, so natapos ko na ang aking ginagawa. Ayan. O diba, ang ganda. Ayan mga kaibigan, tapos na ang ating ginagawa. Ito pala ang luma, ito ang bago. So tapos na. So sunod lang po kayo sa aking YouTube channel. Please subscribe and bell. And yan po mga kaibigan. Salamat po. God bless po sa inyo.